Okay, what up, what up, what up, what up, what up? It's your boy, sa Facebook, kailangan mo magka-page para magkaroon ka ng customized thumbnail. Tama ba? Tama! Okay, back natin ng malupit. Okay, kung makikita nyo, personal Facebook ko yan, okay? Personal account ko to, wala akong page. Kasi tinatamad akong magkaroon ng page dahil dodoble-doble yung mga messages mo at notification mo. Check nyo yung mga videos ko sa Facebook account ko. Ayan, makikita nyo lahat. Merong thumbnail. Yay! So, tuturuan ko kayo kung paano. Wala kayong gagawin sa Facebook. Tuturuan ko kayo kung paano nyo siya i-edit. So, punta tayo sa editor ko, which is After Effects. Okay, kung mapapansin nyo, yung last frame natin is black lang siya. Okay? Basta siguraduhin nyo lang na yung thumbnail nyo, yung picture thumbnail nyo, yun yung pinaka last frame nyo. Ayan, kung makikita nyo, zoom in ko sa mga frames, yung pinaka last frame is yung picture. Tama? Ito yung last frame, yung picture. Render nyo lang yan. So, na-render na natin siya. It's time to upload. Papaalala ko lang sa inyo, nung ini-edit ko yung video, kahit anong editing software pa yung gamitin nyo, basta yung pinaka-last frame nyo, nandun yung pinaka-picture or nagagamitin nyo as thumbnail. So, ayan, kung makikita nyo, lagi yung pinaka-last na thumbnail, for example, ito, since 5 seconds lang siya, yung pinaka-panglimang thumbnail or yung pinaka-huling thumbnail, lalabas dun yung pinaka-last frame ng picture mo, which is yun na yung thumbnail. Yehey! Nasagot ang inyong problema. Kaya, like, comment, and subscribe na mga repa. Repa, repa, repa.